Huwag siya agad husgahan. Yan ang panawagan ng aktres na si Melissa Mendez kaugnay ng skandalong kinasangkutan niya habang nasa biyahe ng eroplano. May report si Lars Santiago. Nagbigay ng kanyang panig ang aktres na si Melissa Mendez tungkol sa pagpapababa sa kanya sa eroplano matapos umanong manakit ng pasahero. Kwento ni Melissa, nakiusap siya sa modelong si Andrew Wolf at sa kasama nitong lalaki na payagan siyang makaupo muna sa seat katabi ng bintana at babalik din siya sa kanyang upuan kapag nakunan na niya ng larawan ang mga ulap. Pero hindi raw pumayag ang kasama ni Andrew. Ay hindi, binayaran namin yung upuan namin. I know, I understand. Pero sandali lang naman, gusto ko lang makuhanan yung clause. Ay hindi pwede. Ito naman, nakikiusap lang naman ako. Sabi ko, pag hindi ka umalis sa upuan mo, hampasin kita ng bag ko sa mukha mo. Sabi niya sa akin, nung lalaki na kasama ni Andrew. Nang bumalik na raw si Melissa sa kanyang upuan, ay nagpaalam siya sa isang flight attendant. Nakakausapin niya ang lalaki para makipag-ayos. Pero nang lapitan daw niya ang lalaki. Hawak-hawak niya yung parang ano sa aeroplano, gumanan siya. Lumayo ka sa akin! Ang pao-pao ng hininga mo! Bad breath ka! Mag-toothbrush ka ang pao mo! Kadiri! Kinunan niya ako ng ginanon, as in dire-diretso, na talagang nagpanting na yung tenga ko. Doon na raw nag-announce ang piloto na babalik sila ng Maynila dahil sa isang unruly passenger. Halos magbuhol-buhol ang hininga ni Melissa sa pagitan ng mga hikbi nang inilabas niya ang sama ng loob sa ginawa raw sa kanya ng lalaki. Matagal bago ako magalit, pero yung pagsabihan ka ng isang lalaki, kung lalaki man siya, nahahampasin niya yung mukha ko ng bag niya na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, sobra naman na yun. Wala ba siyang nanay? Wala ba siyang kapatid na babae na dapat niya igalang? O dapat igalang niya bilang babae. Itinatangis din ni Melissa ang panghuhusga at panlalait sa kanya sa social media. Alamin muna nila yung buong storya. Huwag naman sila basa-basa maghusga. At tawagin akong drunk or going berserk or whatever, kung ano. Nilinaw rin ang aktres na hindi totoong lasing siya o nakainom ng alak. Inuman niya ako ng juice made of watermelon, papaya, pineapple, mansana, saka sugar beets. Medyo mapula yun. Yun ang iniinom ko. Siguro, yun ang naamoy niya. Plano ni Melissa na isangguni sa kanyang abogado ang nangyari sa kanya at dumulog sa grupong Gabriela para humingi ng suporta. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras.